welcome to my channel. I'm Ron the Explorer. So ito. So pupunta ako ngayon sa Mabalacat, Pampanga ngayon. So i-tune ko to si CB650R. Yeah. So tingnan natin, malalaman natin dun sa Bitec Moto 101. Tingnan natin dun sa Bitec. So malalaman natin dito yung kung paano siya i-tune. Kung ano yung pagbabago niya. So yun nga po guys, see you. At panoorin niyo po yung mga next video ko. Sana makarating din ako na maayos doon at sana maging successful yung plan ko. Dali kasi maraming nagiging stressful doon sa pag-tune nila, especially sa mga riders, big bikes na mga nagpapatune dito sa CB650R. So paano guys, kita-kits tayo sa Mabalacat, Pampanga. Welcome guys sa my channel, Ron the Explorer. Andito na naman. So going tayo ngayon sa Mabalacat, Pampanga. Bitec 101 tayo ngayon. So din natin ipa-tune itong tune ECU, itong pipe ko na binin pipe. So susubukan ko kung anong magiging kalalabasan nito. So yun nga mga guys, tignan natin. So, angit nga lang talaga pakinggan, siyempre pagka sumunginit at maaganda yung sound niya pagkali may pagtugas niya. So, tignan na lang natin dito sa pupuntahan natin guys. So, effective talaga yung pagpapatune ko sa CB650R. So, beginner, kagaya ko, kagaya sa mga iba sa inyo dyan, sa mga beginners kayo. So, magkaroon kayo ng konting idea na i-share ko rito. Shoutout na pala sa'yo, Amil Hamza.
shout out nga pala kay Boss Dario Valdez, and shout out sa iyo Mark Jan Sumaribo, shout out sa inyo. At sa mga pahabol, shout out sa iyo Harold Angdara, at sa mga ladies dyan na nagagandahan, alam niyo na kung sino kayo, shout out sa inyo. And please subscribe my channel, thank you, maraming salamat sa suporta niyo.
welcome guys. Nandito ako ngayon sa Bike Tech 101. So, ito na nga, mapagawa ko na ngayon yung CB650R ko. Then dito natin malalaman kung okay ba siya o hindi. So, ipapa-tune natin kasi bago ko siya kinuha eh naka-setup na siya ng Villain 5. So, yun nga, medyo may pagka medyo pugak-pugak siya. So, tignan natin kung anong magiging difference niya at kung anong magiging benefits niya. So, ito siya, guys. So, alamin natin kung ano yung pagbabago ng tune ng ECU niya. Yan na po. Then, ito yung shop nila. Yan. So, ang dami na rin pala nilang pinapagawa ng mga big bikes. Like ito. Ito pala itong mga pinapagawa nila ito. Bosa ng motor to? NK. Ha? NK. So, NK. So, yan. Halos nag-overall ad sila ngayon. So, nag-setup din pala sila ng mga engine. Yan na. So, tignan natin guys yung mga pagbabago nitong CR. Yan siya. Kung ano yung magiging difference niya. Actually madali lang din siya matukoy sa exact din ng mabiga exit. Doon lang din mismo mga ter. Doon lang din kayo mag-exit niyan. So makikita niyo na tong way na to. So guys, nasa loob ako. Tignan natin yung mga ginagawa nila dito. Wow, so NT10 to ah. Install din pala sila dito ng NT10. Tensure tune-up din pala dito sa motor na to. Ayos din talaga to ha. Ayos yung motor na to ha. So, paano gagawa yung kuya? Sa overall jack? Overall? Ah, okay. Anong makina ito? Yamaha Big Max. Yamaha V-Max, okay, 900. Saka, misto na siya ngayon. Ano siya mga guys. So, ito siya guys. Tanggalin din pala niya yung pinakang tanke niya. Ayan na siya, CB650R ko. Guys, kinakabitan siya ng ECU tuning niya. Yan po. Sa Bike Tech 101. So, boss, diyan malalaman yung pinakang tune niya, no? At pinakang tawag dito, sir? Secret. Ah, secret. So, secret. So, watch out nyo na lang mga sir kung anong tawag dito para tignan nyo na lang. So, yun nga mga guys. Tignan nyo na lang dito. Puntahan nyo na lang dito sa location na to para malaman nyo kung ano yung pagbabago nito. Kung ano yung magiging benefits. Yan siya. So, ito na po si Sir Chris. So, umpisa niya na po ang issue nitong CB650R. Hello. Itatanong ko lang, sir, kung ano yung benefits nitong CB650R? Maging mag-responsive siya, tapos ma-renovate yung bike ratio. Kasi na-functionary siya. Ah, okay. Ayon sa kanyang muffler or... Diba, naka-stack pa ba ng filter? Okay. Yes, naka-stack siya, then so, pinalitan siya. Siya. Iba yung setup. Ah, okay. So, itatanong ko lang, sir, lahat ba ng mga big bikes nito is pag napalitan ng stock pipe, no, i-other ECU tune na siya? Depende niya sa may-ari kung gusto niyo mas lang niya yung performance ng motor niya. Kailangan talagang gawin niya. So, what if pala, sir, kung sakali na ibabalik siya sa stock, itong pipe niya? So, okay lang siya, wala naman siya ibang problema? Wala naman magiging problema. So, okay siya kasi,
matipid sa gasto pa. Ah, so mas matipid pa siya pa. Pero hindi, depende rin kasi sa riding style mo eh. Ah, okay. Matipid siya kasi na, konting gasto lang, response siya. Response siya agad. Hindi ka mukha before na kailangan, hindi po tumatid muna bago sa sana. Ah, so yun na nga guys. So, yun nga. Magkakaroon tayo ng adjustment sa fuel ratio, sa ignition timing, sa pag-fueling niya. May pagbabago. Adjust rin ang mga TPS. So okay lang, so okay lang siya kung papalitan ka ng stock na 5, walang problema yung warranty siya. Kung napapansin nga yung gamit ko mo sila sa parang laptop lang siya, pero iba yung software nito, iba yung naman nito. So pagkakalanahin ko lahat ng parameters, pwede siyang galarin. Trainees nang iba kala nila pan-diagnose lang, trainees ko pan-diagnose lang. Hindi ko nasasabihin kung anong meron to, pero secret lang namin yun. So yun nga sir, mga sir, secret nga lang daw sabi ni Sir Chris. So watch out nyo na lang dito pagpunta rito sa Bytec 101, so para malaman nyo kung ano yung benefits nito. So alamin natin, yun nga sinabi ni Sir Chris, nalalaman nyo kung anong benefits nito. At pasubukan ko rin mamaya magawin ko. Watch out, mga explorer. So itanong ko lang Sir Chris, yung sa pipe niya ba mababawasan yung pagpugak niya? 100% ba siya? Hindi naman, actually yung nalipas ko wala yung backfire. Ah, yung backfire na. So wala yung backfire niya yun, kasi nga naka-open upper tire. Wala okay. Yung backfire yun, kaya yung backfire. So backfire lang talaga yung medyo siya 90%. Okay. Yan siya mga guys. Pwede ko nang i-road test siya mamaya. Yan, i-road test ko siya mamaya pa-uwi, going to Manila. So yun na nga guys. So ang gagawin na lang natin, pwede naman daw siya i-transfer dun sa stock pipe. Sa stock pipe niya, wala naman daw problema yan. So mas gumanda siya, yung benefits niya. So yung consume ng gas niya, mas lalo siyang ano. Then nawala din yung mga vibration niya. Malalaman natin niya pagka uwi natin. So see you guys and thank you Sir Chris. Thank you. Okay. Ito, mga guys, hindi nyo mabuti, 1 year.
masyado makabilis dito kasi nga medyo maraming sasakyan ngayon, pero nagulat ako ha, actually 1-day siya. So yung vibration niya, so nawala yung pagka-vibration niya, nabago yung impact niya compared to kanina. So yun nga guys, nakakatuwa siya actually. So kung plano nyo magpa-tune doon kayo sa Bitec 101, so yun nga sir, so hindi ko siya mabilis dito, so makikita na lang natin mamaya after nito sa NX. So guys, start tayo. Sabi ko, actually ito pa lang sa city drive, kumanda yung hatak niya. Wow! So, mahirap na mag-irit dito, medyo nangani na. So, doon na lang tayo siguro sa headlight para matry ito. Okay, so okay siya. So, malaking difference yung ano niya, hatak niya. Hindi lang ako masyado makahatak agad kasi maray, masyado matraffic ngayon eh. So yun nga guys, so makikita natin sa next yung pagbabasa nito. So yun nga, dito pa lang sa umpisa, first gear pa lang nakita ko na yung difference niya. Second gear, lalo na yun yung vibration niya, nawala na rin. So tapos na siyang tune. So ito na nga, nandito ako sa Bitec, alis na ako, going to Manila na ako. So si Sir Chris, then another customer na naman yan na dumating. So yan, so ayan yung CB650 ay ano, GXS750 yan, then Ducati yan, yung customer na naman si Sir Chris. So mga guys, so watch out nyo ako sa biyahe ko, then going to Manila, then papakita ko sa inyo kung anong pagbabago nito. So see you guys. So guys, ito na. So natapos ko na itong mission si CB650R. So alamin natin sa 2 years kung ano yung pagbabago niya. So nandito ako ngayon sa NLEX, exit na ako, going to Manila. So tignan natin kung ano yung difference sa pagbabago niya. Kanina 2 years, then tignan natin kung anong pagbabago niya. So ito guys, subukan natin testingin ang 2 gear. Thank you.
bigkas nyo. Paulitin ko ulit mga guys, pagka gusto nyo ibalik itong stock pipe nya, kahit anong big pipe or depende sa big pipe yun, nagsasabi sa akin dito sa PBTR or nagbalik kayo ng stock pipe, okay lang daw. So hindi pa rin siya pugap, then halos sensitive siya, same pa rin din, so wala pa rin siyang pugap. So benefit lang ito, this yun nga. So improvement ng speed nya, then hindi siya nagsyado nagkaroon ng vibration. So guys, andito na ako ngayon sa Manila, then napakarapas ko ngayon si CBCPR. So mahaba-habang biyahe kaya medyo nadumihan siya, then umbulan kanina kaya hindi ako nakapag-agad updates. So yun nga guys, thank you nga pala kay Sir Chris. Sir Chris, medyo nabago yung circulation ng CBCPR ko, hindi nawala yung pagka-vibration niya, hindi mas lumakas yung hatak niya. So hopefully sana makonod yung mga video ko, and thank you sa mga suporta nyo at sana matulungan nyo ako. At sa mga bagong subscribe, please subscribe my channel, Ron the Explorer. Thank you and God bless po.